everyone. I hope you're having an amazing day. I am Rebecca Narvaez Silva, your real estate salesperson, and welcome to my YouTube channel. Today, we are here in front of Melcon Model Unit of Madonna Residences Subdivision. This subdivision is located in Barangay Dindalan, City of San Fernando, Pampanga. And I am so excited to share with you their improved model unit. So Madonna Residences has three model units. First is Melcon, Abigail, and Julieta. But for this full house tour, check lang po natin yung Melcon model unit. So wag na natin patagalin, tara simulan na natin. So mapapansin nyo kaagad dito sa Melcon model unit, yung kanyang color ay gumamit sila dito ng brown color. Meron din siyang sa gilid niya ng mga post, meron ding wall tile cladding. Very nice yung idea ng paggamit ng wall tile cladding kasi nalilesen niya yung cost natin sa pagpaparepaint. Sooner or later, paparepaint din natin yung mga bahay. Tapos dito sa side na to, gumamit sila ng fence. So included na yan kapag ito turn over. Storm gray yung kanilang ginamit na color. And moving forward, nandito naman sa kanilang post yung kanilang doorbell. So nagpa-function yan. And meron din po tayong two outdoor lamps sa both posts. Moving forward dito sa kanilang carport, nandito yung kanilang two vehicle covered carport. Kasha po dito yung pickup, SUV, and MPV na mga sasakyan. Meron na siyang ceiling, may nakaabang na rin na 6 pin lights. And dito sa side na to, meron tayong 2 electrical outlets. So, mapapansin nyo po, may gate doon. Mamaya i-check natin. And gusto ko lang pong i-mention na Melcon model unit is a single detached model. So, pwede tayong makaikot sa buong property. Dito sa side na to, yung kanilang front yard. So, check muna natin ito bago tayo pumasok sa loob. So dito sa part na to, nandito yung inyong front yard. So what's included kapag ito turn over? Lahat po ng stone pathway na nakikita nyo. And dito sa part na to, may mga halaman, meron din mga bricks dito. Ganyan na po siya kapag ito turn over. Kasama na din yung mga plants. And moving forward sa side na to, yan, siguro meron tayong around 2 meters na setback dito sa gilid. Tapos from that area palibot, meron po tayong included na metal louvers. Kasama na po yan. So ang normal na bakod is hanggang ganito lang. Tapos naglagay sila ng metal louvers. Tapos dito sa side na to, nandito sa area na to, yung metal clothesline. Sa Tagalog ay sampayan. Lalagyan na lang yan ng tali para sa bitan. Tapos sa side po na to, nandito yung inyong provision for laundry area. So meron na rin siyang weatherproof na electrical outlet. And nandito yung inyong dirty kitchen. Gumamit sila dito ng granite countertop. Meron na din tong faucet kasama kapag ito-turn over. Meron siyang base cabinet. Meron din siyang hanging cabinet na gumamit sila ng hydraulic hinges sa lahat ng mga pintuan, which is very nice kasi hindi masyadong malakas kapag sinasara natin. Yan. Tapos meron din pong 2 electrical outlet dito. And meron na din siyang 2 pin lights. Nandito yung switch. And yung kanilang flooring naka-concrete na po. Tapos usog tayo dito ng konti. Meron din siyang turnover na grass na parang ganito. Pero ano siya, buhay yung ita-turnover. Kasi ito plastic, mahirap kasing mag-maintain ng plastic. Nandito yung kanilang lanai area. So dito sa lanai area, meron siyang polycarbonate roofing na very good yung quality. May 3 pin lights and meron din pong vertical gardens dito sa side na to. Pati na yung mga halaman kapag ita-turnover, kasama na din. Pero syempre buhay, ito kasi medyo dry na dahil mahirap iligan daily. Tapos, dito sa side na to, may 2 panel sliding glass door na very good yung kanilang quality, very matibay. Fixed window to, and another fixed window sa side na to. Tapos, nandito yung kanilang gate. Ito yung kaninang gate na nasa facade. Tara, check natin yung loob. Ito yung kanilang main door. Nandito yung carport, nandito yung main door. Meron peeping hole. Very nice yung quality ng wood na kanilang ginamit. Tapos may deadbolt lock and another door handle dito sa side na to. So dalawa yung security lock niya. Tara, pasok tayo sa loob. So, pagpasok ko dito sa Melcon model, napansin ko kaagad yung difference niya doon sa Julieta model and Abigail model. Ito kasing Melcon model, meron na siya kaagad partition dito sa side na to. And ito na rin yung kanyang staircase sa likod po ng wall na ito. Tapos, check muna natin yung kanilang living area. So, kung nasan ako, ito ang inyong living area. Dito sa side na to, meron siyang nakatago na main switch breaker, which is very nice. Hindi alam ng mga iba. Pero sa mga nakapanood, alam na. Tapos,
Tapos dito sa side na to, meron siyang switch para sa mga lightings sa ating mga wall niche. Both side, merong wall niche. Nandito yung 2-panel sliding glass window with screen. Included na din po itong blinds kapag ito turnover. Balik ko lang. Tapos yung ating ceiling nasa around 9 feet, which is standard height ng mga bahay. Tapos mapapansin nyo, very aesthetic yung kanyang design. Very nice, ang ganda, no? Two-tone yung kanilang ginamit na light na color. Merong warm and merong cold. Now, may check natin kung saan yung switch. Pero dito, gusto ko lang pong i-emphasize na kasama itong sofa and itong table kapag ito-turn over sa atin yung property. So, fully furnished na talaga siya. Tapos dito sa side na to, may mga shelves. Meron silang TV console dito. Meron din pong included na 55-inch smart TV kasama na kapag ito-turn over moving forward. So, dito sa kanilang dining area, gumamit sila dito ng 6-seater dining set. Tapos, ang ganda ng quality ng kanilang chair, ha. May foam lahat. Asya kahit na ano pang size mo. Tapos, wood yung kanilang table. So, included na po itong dining set. Kasama na din itong pendant light. So, tatlo siya. And dito sa area na to, ito yung inyong lanay. Kanina, chinek natin sa labas. Kasama na din po itong curtains. And may curtains din dito sa side na to. Tapos, dito sa side na to, kasama na din po itong blinds. Nandito din ang inyong 2-panel sliding glass window sa side na yan. Kasama na din pong split type aircon, digital inverter na yan. Tapos, usag lang tayo dito sa kanilang kitchen. Ang ganda ng kanilang kitchen. Gumamit sila dito ng synthetic quartz. Tapos, meron din pong included na 2 pendant lights. Very nice. Tapos, nandito yung mga switch. Meron ding 2 electrical outlets sa side na to. Tapos, mention ko lang, bago ako pumunta dyan, dito muna tayo. Meron siyang mga cabinets na included kapag ito turn over. Hydraulic hinges din siya, no? Tapos, nandito din, ayan, lalagyan na ng mga plato, lalagyan na ng mga baso, ayan. Tapos, sa side na to, meron din siyang double stainless steel sink with single faucet and very nice kanilang faucet na ginamit. Meron ding window po sa part na to. Sliding glass window din siya with screen. Meron pang storage dito. Ayan, may storage pa dyan. Tapos dito sa side na to, meron siyang pull-out trays. Ayan. Sama na po yan kapag ito turn over. And ito din, meron din siyang pull-out trays dito para sa mga kawali, mga ganyan. Tapos dito, included na din kapag ito turn over yung ating built-in oven and microwave oven. Mention ko lang yung ating mga 2 electrical outlets. So, merong 2 electrical outlets sa side na to and another 2 on that side. So, overall, may 4 electrical outlets dito. Dito sa side na to, nandito yung ating 2-door refrigerator which is included. Oh, diba? Ang lakas mga social. Included na din kapag ito turn over. Ano siya? Pro Smart Inverter din. Tapos, nandito yung pantry. Hindi lang kasama dito sa ngayon to be installed pa lang. Pero merong pantry daw dito na hinihila para mas easy yung access. Tapos may storage din sa taas. Check natin yung kanilang toilet and bathroom. So dito sa side na to, yung kanilang toilet and bathroom. So very nice yung door na gamit wood with white paint finish na ang ganda ng pagkaka-finish. Tapos doorknob yung kanilang gamit. So pagpasok natin dito kaagad sa loob ng kanilang toilet and bathroom, mapapansin mo talaga kaagad na very aesthetic. Pwede siyang pang Instagram, no? Mag-selfie ka dito. So meron included na mirror, meron ding lavatory with faucet and synthetic quartz yung kanilang ginamit dito na patungan ng basin. Tapos meron din siyang base cabinet dito sa baba. Meron siyang pailaw sa pinakababa, which is nice. Tapos dito sa side na to, may wall niche, dalawa. Tapos included na din kapag ito turn over, yung water closet, bidet, and glass enclosure. Lahat ng nakikita natin dito, except yung mga movable items tulad ng mga tandiyan kasama. Tapos usog pa tayo ng konti, nandito yung kanilang rain type shower with faucet, with drainage dun sa area na yon. And may wall niche din dito. Meron din ditong 2-panel sliding glass window with screen and meron na rin pong blinds kapag isasama. Tapos meron na din siyang included na 1 electrical outlet para sa water heater. Mention ko lang na meron dalawang pin light dito sa side na to and another pin light sa main na toilet area. Tapos dito meron ding isang pin light sa shower area. So ayan yung ating toilet and bathroom. I-check naman natin yung first bedroom on my left side.
So dito, medyo elevated lang yan, no? Medyo mababa dito sa part na to. Tapos same door, wala siyang peeping hole, door na bang gamit. Dito kaagad mapapansin natin na nandito yung kanilang cabinet area. So wala siyang handle, pinupush lang siya. So para mas makasave ng space. Tapos dito sa area na to, gumamit sila dito ng double size na bed frame. Meron ditong 2 electrical outlet and another 2 electrical outlet on that side. Meron ding 1 electrical outlet doon for air conditioning purposes. Meron din ditong window sa side na to and another window dito sa side na to. Kasama na din itong mga blinds kapag i-turn over sa atin. And meron pang 2 electrical outlet dito sa side na to. Meron ding cabinet pa dito na malaki. So, punta tayo sa kanilang second floor. So, going sa second floor, mapapansin nyo kagad na napakaganda ng kanilang staircase. Meron siyang pailaw sa lahat ng stair tread. First step pa lang, meron ng strip lights. Tapos, solidly built din yung kanilang wood na ginamit. And ito din. So, ito yung nag-serve na partition ng Melcon model unit. Meron din tayong two-way switch dito. Shout out po pala sa nag-correct sa akin sa aking YouTube account. And speaking of YouTube, kung di naman po kalabisan, please click that subscribe button and hit that notification bell para lagi kayong updated sa aking mga latest na house tour. So, moving on, nandito yung ating switch para sa light and switch para doon sa ating staircase. So, tara, akyat tayo. So dito sa second floor, napansin ko kaagad yung isa sa mga differences niya dito sa staircase. Dito sa side na to, napakalawak ng kanilang fixed window, which is very nice. Nag-emit yan ng natural light, nakakatulong para mas maliwanag yung ating staircase. So ayan. So pag-akyat sa second floor, dito sa second floor, gumamit sila dito ng vinyl planks. And lahat ng mga doors, may accent siya ng mocha color sa gilid. Tapos lahat ng doors, meron siyang peeping hole. Tapos doorknob. Very nice yung quality ng door na kanilang ginamit. So, bago tayo mag-check ng bedrooms dito sa second floor, i-check muna natin yung kanilang common toilet and bathroom. So dito sa kanilang common toilet and bathroom, same door, wala siyang peeping hole, no? Yung mga bedrooms lang yung may peeping hole. Doorknob, tapos ayan, wow! Very nice yung kanilang common toilet and bathroom. Ang ganda ng basin na kanilang ginamit. Very high yung quality. Tapos, synthetic quartz din. Meron siyang base cabinet dito sa area na to. And meron din siyang strip light sa baba. And meron siyang main drain dito sa toilet area. So, kanina, wall niche. Ito, ginawa na siyang shelves na ang ganda ng design. Lahat may strip lights. Tapos, lalagyan na ng mga toiletries or kung ano man yung gusto nyong i-design. Tapos pala, nandito din yung ating mirror sa side na to. Ayan. Tapos, meron din tayong 2 electrical outlet on that side kung gusto mo mag-blower ng hair or mag-charge ng phone habang nandito ka sa toilet and bathroom. Meron din tayong water closet kapag ito-turn over and meron ding bidet. Tapos dito sa side na to, yung kanilang glass enclosure, ganito yung design niya. Tapos, usog lang tayo ng konti, meron siyang shower dito, rain type shower and faucet. Meron din siyang drainage dun sa baba. Meron ding electrical outlet for water heater. Tapos sa side na to, nandito yung ating 2-panel sliding glass window with screen. Meron na rin siyang blinds and may wall niche dito lalagyan ng mga toiletries natin. So flooring nila, hindi masyadong glossy para hindi nakakadulas kapag basa. So yan, very good. Check natin yung kanilang second bedroom on my left side. So dito yung staircase, this is the first bedroom. Tara! So, ito yung kanilang second bedroom. Dinesign lang nila na pag-girly-girly thing. Pero, very nice. Gumamit sila dito ng full-size na bed frame. Yung kanilang mattress din yung ginamit. Tapos, meron na rin siyang headboard dito. May 2 electrical outlets. So, check natin yung kanilang bedside table. Tapos, meron pang shelf dito or storage area sa baba. Tapos, nandito sa side na to, yung kanilang television. 50 inches to with 2 electrical outlets na din dito. And may dalawang space for LAN cable. Tapos, kasama na din po itong window type na air conditioning unit. Included na po yan kapag ito turn over. Tapos, check natin yung kanilang cabinet. So, dito sa side na to, nandito yung switch natin for yung ilaw sa baba. Tapos, meron din siyang 2 electrical outlet dito pag gusto mag-charge. Tapos, dito sa side na to, yung kanilang working area. Yan, meron din siyang mga drawers
Very nice din siya kasi may hydraulic hinges din. Tingnan nyo kapag i-close. Hindi siya ganun kalakas. Tapos, di ko alam kung kasama ba itong upuan. Pero parang hindi. Tapos, dito sa side na to, meron siyang sabitan ng damit. May shelves na din. And dito, minaximize talaga nila yung space para sa cabinet. So, merong space dito pwedeng lalagyan ng mga libro or mga sapatos. So, ito yung ating second bedroom. Check natin yung third bedroom. So, ito yung second bedroom, ito yung third bedroom. So, dito sa bedroom number 3, gumamit lang sila dito ng single size na bed frame. Included na din yung bed frame and headboard. Ang hindi lang kasama yung mattress. Tapos, meron ding window dito sa part na to. 2-panel sliding glass window with screen din. And, nandito naman sa side na to, yung ating working or study table. Meron din siyang drawers. And, meron din siyang pailaw sa baba. Tapos, dito sa side na to, yung ating cabinet sa bedroom number 3. May sabitan ng damit, and meron din siyang para sa shelves na area. Tapos, dito sa bedroom number 3, kasama na din po itong television na 50 inches. Smart TV na yan. Tapos, meron siyang 2 electrical outlets dito. And meron din siyang 2 provision para sa mga LAN cable. Included na din po itong window type na aircon kapag ito turn over sa atin. So, very nice yung kanyang itsura, yung kanyang ceiling around 9 feet din. Tapos may 3 pin lights dito and another 3 pin lights din sa main na dadaanan. Ito yung ating bedroom number 3. Alam ko excited ka na. Check natin yung master bedroom. So, ito yung staircase. Pag galing ka sa baba, tapos mag-turn left ka, ito yung ating master bedroom. Bago tayo pumasok sa loob, mention ko lang po pala na merong electrical outlet dito sa side na to for emergency light purposes. And dito din, may ito electrical outlet sa side na yon. Ito na. So, ito na yung master bedroom. Check natin. So, sa pagpasok natin dito sa master bedroom, napakaganda ng itsura ng master bedroom. So, mapapansin natin kaagad yung size ng bed frame is queen size. Tapos, dito sa side na to, may window. Massive siya, no? Malaki yung window. 2-panel sliding glass window with screen din. Tapos, dito sa part na to, makikita natin yung harap ng bahay natin. So, gumamit din sila dito ng 2-panel sliding glass window with screen. Tapos, nandito sa side na to, meron din siyang working table na may mga drawers. And meron din siyang mga storage area dito sa part na to. Naka-foam yung side na to. And meron din siyang bed frame na meron ding foam. Tapos, may 2 electrical outlets sa side na yon and another 2 electrical outlet on that side. So, very good yung idea para pag mag-charge, ganyan. Tapos, nandito naman yung kanilang bedside table. Meron din siyang drawer and meron siyang storage area sa baba. Tapos, nandito sa side na to, yung ating cabinet. So, meron siyang wardrobe, yung sabitan ng mga hanging clothes, and meron din siyang shelves dito. Malalaki siya ha, in fairness. Meron din pong drawer sa pinakababa. So, ito yung ating side na to. And, so dito sa side na to, kaharap ng bed frame natin, makikita natin yung 55 inches na smart TV. Included na yan kapag ito turn over. Meron na ding 2 electrical outlets dito and may provision for LAN cables. And itong mga fluted walls, itong mga shelves na to, included na yan kapag ito turn over. Meron na din tayong mga pang switch dyan. Dalawa yung switch dito, ilaw sa baba and ilaw dito sa mga shelves. Very nice yung itsura ng bedroom. So, meron pala tayo ditong 3 pin light and another pin light on that side. So, total ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na pin lights dito sa master bedroom. Pero kung hindi mo naman gagamitin lahat, pwede namang hindi i-switch lahat. Tapos, nakalimutan ko din po pala na kasama din yung curtains kapag ito turn over. And itong split type air conditioning unit, digital inverter na po ito. So, kasama na yan. Tapos, dito sa side na to, since this is a master bedroom, meron siyang ensuite bath room, which is on this side. So, pasok tayo. So, dito sa ensuite bathroom, ito yung may pinakamahabang toilet and bathroom, no? So, sila din yung may pinakamalaking mirror. Tapos, ang ganda ng kanyang itsura. Ang ganda ng kanilang basin. Synthetic quartz din yung gamit. Fully tiles yung ating wall and yung ating flooring. Tapos, wall tile cladding all throughout, no? From floor to ceiling, naka-wall tile cladding. Meron siya sariling drain. Tapos, malawak yung kanyang base cabinet. So, apat yung panel. Meron din siyang shelf dito sa banda
magandang water closet. Included na yan. Lahat na mga yan, except yung mga movable items. May bidet na rin. And meron din siyang glass enclosure. Yung mga shelves pala, meron siyang mga strip lights. Meron na rin wall niche. Tapos, meron din tayong shower with faucet. Maganda yung kanyang main drain. Tapos, meron din siyang electrical outlet for water heater. Tapos, dito sa side na to, yung ating window. So, dalawa yung window niya na two-panel sliding glass window. Frosted yung type na glass with screen na din. And kasama na din po itong blinds kapag ito turn over. So, yan. Very nice itong ensuite bathroom. So, tapos na natin i-check itong Melcon model unit. Balik tayo ulit sa facade. Bago tayo magtapos, let me share you some advantages of owning a property dito sa Madonna Residences Subdivision. Malapit itong subdivision na ito sa Jumbo General Supermarket, OFW Hospital, Vista Mall. Malapit ito sa mga universities and colleges, and madami pa pong major establishments na malapit dito sa area. Malapit din ito sa North Luzon Expressway, Mexico Exit. And if you are interested, please message me sa aking Facebook account, Rebecca Narvaez Silva, Real Estate Salesperson. Or you can also message me sa aking phone numbers, Viber, WhatsApp, or Telegram. Gamit po yung mga numbers na nakikita nyo po sa screen. Once again, maraming salamat po sa inyong panonood sa ating full house tour ng Melcon Model Unit of Madonna Residences. Have a nice day, everyone!